Kadalasang problema ang pagtatapon ng mga kitchen waste sa ating bahay. Ngunit alam nyo ba na maaari nyo itong mapakinabangan? Dahil yan sa isang system na tinatawag na Black Soldier Fly Larvae. Ang Black Soldier Fly Larvae system ay gawa sa isang bin kung saan inilalagay natin ang ating kitchen waste at dito dadapo ang Black Soldier Fly na kakain sa mga ito. Ang Black Soldier Fly ay isang insekto na mas malaki sa kilala nating bangaw. Hindi lang nito uubusin ang inyong kitchen waste. Mangingitlog pa ito sa loob na maaaring gawing pakain sa inyong isda o manok. Si Engineer Martin De Leon ay gumagawa ng Black Soldier Fly Larvae Bins para sa backyard at commercial use. Nice ni Martin na magkaroon ng zero waste at the same time magkaroon siya ng natural feeds para sa kanyang mga isda sa kanyang aquaponics system. Dahil ang Black Soldier Fly ay kumakain ng kitchen waste o compost natin, nababawasan ang ating basura na itinatapon sa labas, no? So, imbis na itapon natin ito sa landfill, ipinapakain natin ito sa Black Soldier Fly para ma-manage natin o mas zero waste kung tawagin, no? Wala tayong nilalabas na waste sa ating bahay. Bukod sa na-manage na natin yung ating basura, may makukuha pa tayong libreng feeds na pwede nating ipakain o ipatuka sa ating manok o sa ating isda. Hindi lamang disposal ng kitchen waste ang naitutulong nito. Pati na ang production cost sa pakain sa inyong alagang hayop ay mapapababa na rin. Sa pag-aalaga ng tilapia, no, pag nagpakain ka ng Black Soldier Fly, pwede mong i-cut into one half yung pakain mo. Pwede kalahati na Black Soldier Fly, pwede kalahati feeds. Kung gusto pang pababain, pwede ka pang magdagdag ng asola o duckweed para totally sustainable yung operasyon o yung produksyon ng isda o hayop o manok. Simple lang ang mga components ng Black Soldier Fly Larvae Bin. Gumamit ng malaking empty bin. Sa bin na ito, may mga butas sa paligid nito na magsisilbing entrance ng Black Soldier Fly. Sa loob naman ng bin, may cement na nakahulma na magiging rampa pataas sa butas ng bin. Ang rampang ito ay makakatulong sa mga larvae na makakyat papunta sa ating harvesting container. Sa pinakataas na rampa, may butas ito at dito naka-attach ang pipe. Sa pipe dadaan ang mga larvae papunta sa harvesting container. Sa takip ng ating bin, may cross ito na gawa sa corrugated plastic. Dito mangingitlog ang ating Black Soldier Fly. Ang kitchen waste natin, pag siya ay nag-decompose, may amoy siya na in-excrete sa inyong environment, no? So ito ay maaamoy ng adult Black Soldier Fly female, no? So yung female, maaamoy niya yan, mangingitlog ngayon siya sa taas ng basura. Pagka-itlog niya sa taas ng basura, malalaglag ngayon yung mga larvae na bata sa inyong compost, no? Tapos kakainin nila yung edible waste doon at lalaki sila. Pag sila ay busog na, siguro mga 3 linggo, aakyat na sila, magsa-self-harvest sila. Ngayon, pag self-harvest na, nag-self-harvest sila, pwede na itong ipakain sa inyong mga hayop. Siguraduhin lamang na balanse ang ilalagay na kitchen waste sa laki ng inyong colony upang hindi mangamoy ito. So pag napansin na natin na bumababa na o bumabagsak na ang level ng basura, ibig sabihin nakakain na nila yon, no? So pag nakain na nila yung edible waste na yon, bababa ito, babagsak ito. Yan ang panahon na maglagay ka na ng panibagong waste. Hitting with two birds, ika nga, ang Black Soldier Fly Larvae System ni Engineer Martin De Leon. Zero waste na sa inyong tahanan, may libre ka pang pakain sa inyong alagang hayop. At the end of the day, it's all about being resourceful.